Ayan na nga guys, so bali first day natin, actually second day na natin sa Taiwan, and actually ayan, slide na lang ako kasi hindi ako kita dun sa ating ano, and then parang mahina yung ilaw, so pagpasensyahan na ninyo kung medyo pangit yung, or medyo madilim yung kuha. So second day na natin sa Taiwan, first day is yesterday, dumating tayo sa Kaohsiung, and then today, pumunta tayo ng Taipei. Nandito tayo ngayon sa Taipei. So, actually, medyo disaster lang yung ano natin, yung ating first day dito sa Taipei kasi nga something came up. So, bali, may kasama kasi akong family. So, sinubukan namin, actually, lahat ng sana mga first time experience. Gusto sana namin subukan dito sa Taiwan. Like, for example, riding a bullet train. And gusto din sana namin ma-experience. Pagpasensyahan na rin yung kung medyo maingay sa labas dahil nandito tayo sa labas ng hotel. So, andito tayo sa, hindi ko alam pa tawag dito, patio, veranda, or ano. Ayun, nandito tayo sa labas kasi medyo natutulog na yung mga tao din sa loob kaya nandito na lang tayo sa labas. And yun na nga guys. So, I'm trying to film or i-document lahat ng pangyayari sa travel dito sa Taiwan. Kaya lang something came up, kaya na-stop yung pag-video ko. Actually, nung nasa bullet train kami, since parang 8 kami. So, bali 5 adults and 3 children ang kasama ko. And then, nung nasa bullet train na kami, siguro parang mga 3 minutes bago kami bumaba ng train, something happened. So, bali yung isang pamangkin ko na babae who is 4 years old, sumuka siya ng sumuka doon sa bullet train, and yun, nag-seizure na siya. So, instead na kami ay mamamasyal or i-enjoy sana namin yung first day namin dito sa Taipei, wala. So, bali sumugod kami kaagad sa hospital, and nagpa-emergency kami, and then yun, na-confine yung pamangkin kong babae. So sad lang kasi ang pinunta namin dito is to enjoy, explore. Yun na yung kasiyahan ba na tinatawag natin, kaso nga lang hindi naman talaga natin may iwasan na may mangyayari at mangyayari, and eto lang nga yun. So, nasa hospital ngayon yung pamangkin kong babae. So, kasalukuyan siyang nasa ICU. Since kasi parang tinitingnan pa yung kanyang status kung kumusta na siya. Kasi, syempre, mahirap nga naman mag-diagnose agad ang doktor. Kasi yung medical history, hindi namin masabi lahat. Dahil lahat ng mga results nung medical history nung bata sa Pilipinas, nasabi naman namin, kaso nga lang, syempre, Chinese ang kausap namin, so hindi sila masyado sa English, and at the same time, hindi naman kami ganun mag-Chinese. So yun ang nangyari, ito yung first day namin, so instead na sana mag-i-enjoy kami, and yun ang nangyari. Naging disaster siya, and instead na mag-i-stay kami sa isang magandang hotel, namili na lang kami or nagtingin-tingin na lang kami na medyo, hindi naman sabihin natin murang-mura, pero siguro pinaka-affordable sa lahat ng mga hotels na nakita namin. So kaya kung makikita ninyo itong hotel, actually nag-room tour ako kanina, pero yun, okay naman siya sa halaga niya, so okay na din, and malapit lang din siya sa hospital, walking distance lang. And yun na nga guys, actually ang layo dito ko, dahil doon sa nangyari, dito ko na i-compare yung, wait lang guys ha, dito ko na i-compare yung Philippines compared sa ibang bansa. Actually hindi ko nilalait, hindi ko pinipintasan ang Pilipinas compare dito sa ibang bansa dito nga sa Taiwan, kaya lang kasi nakita ko yung difference niya. Like for example, nung time na sumusuka yung pamangkin ko, sorry for the term ha, para sa mga kumakain, pasensya na. Nung time na sumusuka yung pamangkin ko doon sa train, alam mo yung mga tao, ang bilis ng response nila, kanya-kanya silang hugot ng mga tissue nila, mapalalaki, mapababae, nag-abot ng tissue para tulungan. And then,
Kasi kung sa Pilipinas nangyari yan eh, bago magbigay ng tulong, ang gagawin muna ng tao, chichismis muna. Aminin naman natin, totoo naman yun, na chichikahin muna natin. Anong nangyari, ganito, ganyan. Yung, kumbaga, late na yung action namin. And then, after namin siyang nadala sa hospital, since naghati-hati kasi kami sa aming taxi papuntang hospital, may nangyari na namang hindi maganda, nawala yung luggage namin. Actually, hindi naman siya nawala, pero naiwan namin siya dun sa taxi. So, yun na nga guys. So, doble-doble yung problema namin. While nag-ano kami doon sa hospital, sa emergency room, para doon sa pamangkin ko. And at the same time, nag-aasikaso din kami sa para sa luggage na naiwan namin. And sa totoo lang guys, kung ipo-compare na naman natin sa Pilipinas yan, kapag ang luggage naiwan sa isang taxi or anywhere, bibihira ang nagsosole. Bibihira ang nagsosole and bibihira yung hindi mananampantala. And good thing dito sa bansang pinuntahan namin is mabilis yung action ng mga tao. Actually, ang babait ng mga tao, lalo-lalo na doon sa hospital, kasi sa hospital na yun, meron silang parang mga marshal na, like for example, meron kang pupuntahan doon, talagang sasamahan kanila kung hanggang saan ka pupunta, kung sino dadalawin mo, or kung ano yung purpose mo, doon sasamahan ka talaga nila. And yung babae na marshal, tinulungan niya kami, ganito ang gawin natin, sabi niya, punta tayo sa security ng hospital, and then itanong natin kung paano yung gagawin natin. And good thing, sabi nung security sa hospital, pumunta kayo dito sa parang may something security, hindi ko alam po anong tawag nila dun eh, parang part siya ng security ng police. And then pumunta kami doon, sinamahan kami nung marshals hospital to think na nagtatrabaho siya. Sabi niya, no, sasamahan ko kayo. And then pumunta kami doon sa sinasabi ng security guards, tinignan namin yung CCTV, and ang galing-galing ng sistema nila guys. So nakita namin sa CCTV yung taxi na naghatid, kung saan namin naiwan yung luggage, nakuha ka agad nila lahat ng details, pangalan ng taxi driver, contact number ng taxi driver, and then request na kami ng security nyo na pumunta sa pinakamalapit na police station, which is maganda kasi walking distance lang din naman yung police station. And then, pagdating namin sa police station, napakaganda lang kasi ang bilis ng action nila. Tinawagan ka agad nila yung taxi driver. And, ayun. And then, sabi pa ng isang police, no, wait lang. Sabi niya ganun, stop na yung call na yan. Ang gagawin na lang natin is, samakay na lang kayo ng police mobile, and then, pupuntahan na natin yan kung nasaan yung taxi driver na yan. And then yung nakakahiya lang guys, and nagpapasalamat kami kasi kami tinulungan talaga nila kami. Yun nga lang, nakakahiya kasi syempre nakabala namin sila. Although willing naman talaga silang tumulong. Pasensya na guys, medyo maingay sa labas since nasa labas nga tayo. And yun, sinamahan nila kami, tapos inikot nila kami dito around habang yung pulis na tumatawag doon sa taxi driver is naka-radyo doon sa sasakyan ng police mobile na sinasakyan namin, hanggang sa natuntun nga namin, nandoon siya sa station, sa MRT station, yung taxi driver. And ang bilis lang, kasi nung pagdating namin doon sa area kung nasaan yung taxi driver, hinarang na pala siya ng police. May mga police na nag-escort sa kanya na, oh, eto, ganito, ganyan. Tapos nakita kami nung taxi driver, agad-agad na binigay niya yung bag and all that. So, yun lang, napakabait ng mga tao dito, napakamatulungin nila kung may kailangan ka. Hindi nakakahiyang magtanong, and very much willing sila kahit sabihin natin nahihirapan sila mag-English. Willing sila, and talagang tinatry nila na tulungan ka, especially dun sa nangyari sa amin. And up to this moment, nasa hospital pa din yung pamangkin ko. Actually, kani-kanina lang kami, actually gabi na kami nakapag-lunch. Wala kami lunch kanina, so medyo disaster yung first day natin dito sa Taiwan. Although, meron tayong natutunan and natuklasan.
na ang mabait ng mga tao dito, matulungin, at napakabilis ng action nila. So, para doon sa police station or doon sa mga police at doon sa staff nung hospital na pinuntahan namin, maraming salamat. Alam kong hindi ninyo naiintindihan at hindi nyo naman pinapanood nito, pero still maraming salamat sa inyo dahil tinulungan ninyo kami. Nabawi namin yung luggage, nakuha namin. And at the same time, yung pamangkin ko nandun pa rin. So, yung vlog ko for Taipei tour namin, medyo putol-putol siya kasi nga dahil something came up. So, yun lang muna guys ang ikikwento ko sa inyo for now. Pero for tomorrow, I will try. Kasi hindi na kami makakapag-tour around Taipei. Hindi na namin mapupuntahan yung mga gusto namin mga puntahan dahil syempre, magbabayad na lang kami doon sa hospital. Siguro, makakapasyal man kami dito sa Taipei. Dito na lang, sa mga bangke-bangketa na lang. Although, okay lang yun kasi authentic. So, yun lang muna guys for today. And, pasensya na. So, nagkwento lang tayo kung bakit tayo nagputol sa pag-vlog. And, yun. Since winter dito sa Taiwan, medyo pa iba-iba yung weather nila. May time na sobrang lamig, may time naman na ang init-init, kaya may time na susutin mo yung jacket mo, may time naman na hubugin mo. So, paiba-iba siya. So, yun lang guys. Kung gusto ninyo pumunta dito sa Taiwan, ma-re-recommend ko siya sa inyo kasi hindi mahirap makitungo, hindi mahirap magtanong, matulungin yung mga tao dito. And hindi pa nga kami nakakapunta sa mga beautiful spots dito sa Taipei, pero yung mga nakikita ko naman so far, okay naman siya. So, yun lang muna guys. Bye-bye for now. And sana abangan ninyo yung Taiwan tour natin. Kasi parang two nights kami dito kasi babalik din kami ng Kaohsiung. Ay, bakit lumabo? See you guys. Bye-bye.